si Bantag kay dating Department of Justice. Oh, ayan ha. Isipin nyo, kailan ito nagsimula? Tanungin ko kayo, siguro naman hindi lang August. Siguro panahon pa nito ni nung dati niyang boss. Ito kasi yung dati niyang boss eh. So, hindi nabanggit yan noon. Sabi nito ha, sabi nito, hindi nabanggit. So, ibig sabihin, sino ang kanino lang nabanggit doon sa sekretaring binanata ni Bantag? Tama mali. Ibig sabihin, may motibo si Secretary Remulla na mag-imbento ng dahilan itong si Bantag. Meron siyang motibo. Hindi ko sinabing ginawa niya yon, pero meron siyang motibo. Kasi kung, kasi diba, remember sa mga case, kung gusto mong mapatunayan na ang sinabi ng isa ay totoo, kailangan magkaroon ng isa pang tao, isa pang witness na mag-corroborate nung sinabi mo. Ibig sabihin, pareho kayong sinabihan. Eh, ito hindi eh. So, nagsimula to noon pa yung paghuhukay. Hindi lang naman bagong paghuhukay yan. Di ba? O, tapos, biglang sasabihin nito, wala namang ganun. Secretary at ngayon Solicitor General na si Menardo Guevara. Pero ang malinaw ngayon para sa Justice Department, sariling desisyon at walang pahintulot ng pamahalaan ang pinasok ni Bantag na joint venture agreement sa pagitan ng BUCOR at Agua Tierra Oro Mina Development Corporation o ATOM para ilipat ang Bilibid sa Nueva Ecija at i-develop ang may iwang lupa sa Muntinlupa. Nagsulat rin ng memo noon si dating Justice Secretary Guevara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-disapprove ang joint venture. Eto ha, dito pa lang, tama na si Bantag. There was a joint venture. So, si Bantag, kitang-kita mong anis siya. Diba, anong sabi niya kahapon? Sinabi niya kahapon na... hindi ko nga alam kung pwede ko sabihin to eh. Sabi niya pa nga, di ba? Anis na anis yung mama eh. Hindi ko alam kung pwede ko i-publicize to eh. Pero there was a joint venture between ATOM at saka ito. Ngayon, kinukonfirm ni Guevara na there was really a joint venture. Although, sinulatan daw niya si PRRD na huwag pahintulutan yun. Di ba? So, question. Eto ha. Eto lang, question. Bakit sinulatan ni Guevara at sinabihan si PRRD na huwag pahintulutan yun? Isipin nyo mabuti. Isip kayo mabuti. Bakit hindi na lang yung sinabing, Bantag, huwag mo nituloy yan. Ayoko yan. Ako boss mo. Mo isipin niyo mabuti 'yon. Why? Ewan ko kung mahuhulaan ninyo ha. Why kaya sinulatan ni Guevara si PRRD? Kayo na lang po. Kung may makahula, merong talano gold. Ay, grabe naman, Mami Love Vlog. Meaning, binigyan siya ni PRRD ng power to do so. Sabi niya. Di ba? It's a simple logic. Why would you write the president kung pwede mo naman diretso yun si Bantag da? Under mo. Under mo yan. Ha? Under mo. Sasabihin mo, stop it. Si Kibuloy nga, kahit di niya under. Stop it. Napapaganon niya eh. Found out that the joint venture was entered into by BUCOR together with a private corporation without the permission of the DOJ. Sa ngayon, ipararating raw nila sa ombudsman ang lahat na madidiskubre sa BUCOR. Sa Hamon naman ni Bantag na magbitiw na si Remulla sa pwesto. I won't even answer of that. And then, nakatiwangwang pa rin ang kontrobersyal na hukay sa New Bilibid Prison. Patatambakan na raw dapat ng BUCOR ang nasabing hukay. Na... So, ayan, malaki yun ang patunayan natin dito sa news na to. Na hindi ho
nagsinungaling, di ba? Hindi ho nagsinungaling si Bantag na there was really a joint venture. Now, the question is, tama ba yun? Eh yun, pwede, papayag ako siguro na maaring mali, di ba? For what reason, kung ano man ang dahilan, wala akong, hindi ko alam. So, maaaring mali. Kasi, Emmanuel Badaos, maraming salamat, ha? Kasi, tandaan nyo ito, ha? Tandaan nyo ito. Makinig ko kayo na mabuti. Minsan po, kaya nga ho merong confidential fund, intelligence funds, o whatsoever funds, ang presidente, merong galaw ang presidente na hindi niya sinasabi sa ibang tao at pinipili lang niya ang sinasabihan niya. At may karapatan siyang gawin yun at utusan ng isang tao. Okay? Unless it is against the law. May inutos yung presidente na against the law, hindi mo dapat sundin. Okay? May ganun. Pero, may mga utos ang presidente na sa'yo lang isinabi. Hindi ko sinabing eto yun, ha? Pero, maaari. And based on the news, eh bakit ho hindi nalang dumiretso si Guevarra at sinabi niyan, tigil mo yan, anong ginagawa mo dyan? Hindi natin alam kung may alam si Guevarra na naisip niya na sandali, mukhang ano to, galing to sa ibabaw. Hindi natin alam. Wala ho tayo magagawa doon, di ba? Ngayon, tama o mali? We do not know what's the purpose, honestly. Kahit nga ho sa diving na yan, hindi nga ako masyadong convinced sa diving talaga yan eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, baka hindi diving yan, baka hindi naman sa ano ha, pero isang possibility dyan, baka naman Bartolina yan. Baka naman na ano yan eh, libingan ng mga patay na manok, ganun. Pabor ba tayo doon? Ewan ko sa inyo. Basta ako, hindi ko masabi kung ano yan eh. Hindi natin alam, di ba? Nasa loob ng compound ng director's quarters ang kaso. Paano nyo tatambakan yan eh? Mukhang nabawasan yung panambak. Ilang percent ang nabawas? Siguro mga 50% yun. Marami rin nakuha ang panambak eh. O, anong kinaugnayan sa Percy Lapid case? Your Honor! Objection! Anong kinaugnayan yan? Okay. Gusto mo lang palang maano si Bantag. Alam mo, Mr. PBBM, pwede ho ba gawin nyo na ho itong BUCOR chip? O IC pa lang din kasi hanggang ngayon eh. Para ano na, tumahimik na. Medyo ano na eh, medyo nasosobrahan na yung paghahanap niya ng mali ni Bantag. Nakakatawa na, Mr. President. PBBM, nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na, Mr. President. PBBM, mawalang galang na po. Baka naman pwede nyo nang gawin BUCOR chip ito. Kasi hindi matahimik, nasiraan si Bantag. Ha, para ano, baka naman pwedeng gawin nyo na, parang awa nyo na. Ang dami nyong ganyan sa paligid eh, yung bumubulong-bulong. Mga ganun-ganun, bigyan nyo na ng pwesto para matapos na. Kasi ang gulo-gulo na eh, daldal nila eh, dami sinasabi. Ang daming hanas sa buhay. Di ba? Para matapos na, bigyan ng pwesto to, gawin na talaga, wag ng OIC. Tanggalin nyo na si Bantag. Anyway, diniindiin nyo naman naman eh. Bakit nyo patanggalin? Tapos gawin nyo ng BUCOR chip to para tapos na. Daming hanas eh.